Sa mga balitang consumer at kalakalan, mawawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila sa Sabado. Magsasagawa raw kasi ng maintenance activities ang Meralco. Maapektuhan ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Quezon City simula alas 9 po yan ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kalahating oras naman makararanas ng power interruption ang ilang bahagi ng Caloocan at Malabon simula alas 11 ng umaga sa Sabado. Kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maayos ng problema sa tubig ng Cagayan de Oro. Sa pagbisita ng Pangulo sa probinsya, ibinalita niyang nakausap na niya si Manny Pangilinan at pumayag itong ibalik ang supply ng tubig sa probinsya. Si Pangilinan ang chairman ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI na siyang nagsusupply ng tubig sa probinsya. Magugunitang itinigil ng kumpanya ang serbisyo nito dahil tumanggi ang Cagayan de Oro Water District at nabayaran ng 400 milyong pisong pagkakautang nito. Ang lokal na pamahalaan ang nangangasiwa sa COWD o COWD, pero inatasan na ng Pangulo ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ng pamamahala sa COWD. Ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig. Handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matundukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Yan po ang tinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Posible namang sa huling bahagi pa ng taon, ibaba ng Bangko Sentral ang interest rates nito. Sa ngayon, nananatili sa 6.5% ang benchmark policy rate sa ikalimang sunod na meeting ng Monetary Board. Ayon kay Finance Chief at Monetary Board Member Ralph Recto, kinailangan nilang ikonsidera ang paghina ng piso sa kanilang desisyon. Nauna na rin sinabi ni Recto na nakadepende rin sa galaw ng inflation ang adjustment ng policy rates nito. Ted Filon at DJ Chat.